Tama lang daw na na-injured itong si LeBron James ayon sa kanyang former teammate. Yan ay ating ipampaliwanag matapos ng balita muna sa Warriors, pati na nga rin sa kanilang binabalak na trade. Well, nung nakaraang linggo mga idol, aking nabasa na ang Warriors daw ay open sa pagtitrade sa kanilang mga players. Pati nga raw si Jordan Poole mga idol ay hindi rin safe. Ang tanging safe nga lang daw ay ang kanilang mga core players na sila Stephen Curry, Klay and Draymond. At ang dahilan niyan mga idol ay gusto nga nilang i-maximize ang kanilang championship window sa kanilang mga core players. Gusto pa nila na bigyan ng legit na team na makakapanalo nga ng championship. Kaya naman mga idol, ngayong araw, etong si Kuminga ay nasali na nga rin sa trade. Ayon sa balita ng ESPN reporter na nasa trade block nga daw itong si Kuminga. Sabi dito, sources tell ESPN the Warriors are also exploring the option of acquiring ng mataas nga daw na draft pick kapalit nga daw ng kanilang isang young player kagaya na lamang ni Kuminga. Hawak kasi ngayon ng Warriors ang 19th overall pick mga idol and they are looking na pumasok nga sa lottery pick sa pamagitan ng trade. At si Kuminga mga idol ang isa sa mga mainit na maaaring ang matrade ng Warriors. At siguro mga idol, naging contributor yung ugali ni Kuminga, yung kanyang attitude matapos nga siyang ibangko ni Coach Kerr sa playoffs, kaya gusto na siyang itrade. Nung sa podcast ni Draymond pati na rin ni Steve Kerr ay talaga namang pinuri ni Coach Kerr ang mga players nga daw ng Miami Heat na all about winning, na walang pake kung maraming playing time or onti lang ang playing time, ang nais lang nila ay manalo. At mukha nga mga idol, yun ang hindi nagustuhan ni Coach Kerr dito kay Kuminga, dahil mga idol, nung nawalan nga siya ng playing time ay parang lulugmulugmo, parang wala na sa mood sa bench. At talaga nga namang hindi magandang energy ang kanyang naibigay sa kanyang mga teammates. Kaya naman mga idol, they are looking to move Jonathan Kuminga ayon sa latest report na ito. At ipaliwanag na nga natin ang naging statement nito ni Dwayne Wade, former teammate ni LeBron James, na tinawag nga na blessing in disguise yung naging foot injury ni LeBron. At ang kanyang naging paliwanag mga idol ay sinabi niya na nung nawala nga daw si LeBron James ay nabigyan ng tsansa na makita natin na mag-grow ang Lakers team nang wala si LeBron. Nakita nga daw natin na umangat ang level ng paglalaro ni AD. Tapos nakita nga rin daw natin yung kakayanan ni D'Angelo Russell at pati na rin ni Austin Reeves kung ano ang kanilang maitutulong. Kaya naman daw ang best thing, ang pinakamagandang nangyari dito sa team ng LA Lakers ay mawala nga si LeBron James sa Lakers nang dahil nga sa kanyang injury. Dahil hindi nga daw na sila talaga dumepende kay LeBron at talaga namang tumayo sa kanilang mga sariling paa. And yes mga idol, naiintindihan natin yung perspektibo ni Dwayne Wade na nung nawala si LeBron ay talaga namang nag-step up ang mga Lakers player. And yes, it is good mga idol, pero I think it's better kung hindi na lang talaga na-injured etong si LeBron James. Dahil before the injury ay MVP level ang nilalaro ni LeBron mga idol, nag-average ata ng 30 kada laban. At meron pang isang punto sa season na si LeBron nag-average ng 35 in last 8-10 games yata yon. Pero ever since the injury ay yun mga idol, ay hindi na naging the same si LeBron James. Kaya naman sa tingin ng Lakers fans, kung hindi na injured si LeBron James at fully healthy nga siya coming into the playoffs, ay for sure baka mas tumaas, mas nabigyan ng tsansa ang Lakers na magkampiyon nga daw. Pero kung kayo nga mga idol ang tatanungin, umaagree ba kayo kay Dwayne Wade na blessing in disguise ang injury ni LeBron? Or dapat hindi na lang talaga siya na injured dahil talagang grabe ang kanyang nilalaro before the injury?